Pare, so ginagawa niya, kita mo, lalagyan niya ng maraming butter yun naan. Ayan na, yun yung gusto niyo. Kinakamay-kamay niya na, Pops. Ayan na. Yan, dinudurog niya gamit ang kanyang fresh, clean hands. At tapos na. Sukre, bro. O, diba? Yun yung gusto niyo. Sa video na to, kakain tayo ng India Street Food na kinamay, kinamay, at kinamay sa loob ng 24 oras. Maghanda dahil hahanapin natin ang mga insan natin na nagme-mekus-mekus ng Indian Street Food. Ewan ko nakikita nyo, pero may buhok akong nakain. Handa ka na ba? Tara! Wow. Okay, pare, isang magandang araw sa inyo. Heto ng pinaka-inihintay nyong episode. Kakain tayo ng iba't ibang kinamay street food for a full day or 24 hours dito sa India. Isa lang rule ko, kailangan yung pagkain tinamaan nung bare hands. Bawal naka-gloves, dapat dumapo sa mismong balat ng kamay niya o kamay yung ginagamit para lutuin yung street food na yon. Pero bakit nga ba kinakamay ang ilang street food dito? Ayon sa isang local na nakuusap ko rito, aware daw ang gobyerno at mga citizens ng India na nagba-viral sa buong mundo ang mga street food nila dahil may pagka-unhygienic sa paggawa nito. Isang rason daw sa pagkamay ng street food dito ay napakasimple lang dahil nakasanayan. Kung tutusin, may point nga naman dahil sa unang panahon, wala pa naman talaga mga kubertos. Dahil may pagkaluma pa rin ang pamumuhay dito sa India, na-practice pa rin ito at sanay ng mga lokal. Okay guys, insan ko na yan. Sobra na magaling lahat ng gamit na items sa panluto, panggawa ng bahay, yan na yung Qatar. Pero in all fairness, meron na rin daw mandatory hygiene protocols na ipinapatupad sa buong India. Pero syempre, sa laki ng populasyon nila, malamang marami pa rin ang hindi makakasunod. Anyway pare, kumanap tayo ng unang kinamay street food dito sa India. Unang kinamay street food ay ang churchur naan na isang northern Indian flatbread na binake sa tandoor. Nilagyan ng butter at dinurog-durog gamit ang kamay ni kuya. Pare, so ginagawa niya, kita mo, lalagyan niya ng maraming butter yun naan. Ayan na, yun yung gusto niyo. Kinakamay-kamay niya na, Pops. Ayan na. Yan, dinudurog niya gamit ang kanyang fresh, clean hands. At tapos na. Sukre, bro. O, di ba? Yun yung gusto niyo. Okay, ito na yung unang kinamay street food natin dito sa India. So, ito yung naan or bread na crinas niya gamit ang kanyang buttery, oily na kamay. At gusto ko munang tikman muna to. Okay, dinurog-durog siya, may init-init siya. It's tasty. Sobrang buttery, oily. May lutong. Medyo chewy siya ng konti. Kukuha ka ng naan bread. And then, pwede mong ilagay sa kahit anong sauce. May yogurt dito, may masala dito, may yogurt, may dal. May mint chutney tayo dito. So, gawa natin. O, diba? Oh, yeah! Welcome to India, pare. So what's the name of your YouTube channel? Curry flavor, yung chickpeas nandun, all of the spices. Actually, Paps, medyo malinis pa to. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng mga gusto nyo, yung medyo mas marurumi ngayong araw. Okay, next panigurado, gustong-gusto niyo to, panipuri na kinakamay. So ginagawa niya, binubutasan niya yung puri gamit ang kanyang hinlalaki. And then lalagyan niya na nung parang mashed potato ba yun. Then inidip niya na doon sa jar na punong-puno ng sauces or chutney. Anyway, heto na yun, umorder tayo. Hey bro, one. So bibigyan ka na maliit na ganito. Ayan, so kumuha na siya.
Ayan, bubutasan niya na gamit ang kanyang hinlalaki. Okay, so binuhusan na at yun na yun. Heto na, ang bilis. Hindi ko alam paano gagawin ito, dami na ako ang camera, pero sige, susubo ko na lang. Ibang klase talaga. Yung explosion sa bibig mo. There's a mentor flavor, a spicy flavor, and then yung patatas nandun, and then itong mint chutney. Actually, sanay ako na medyo matamis, pero ito hindi gaano. Alam mo minsan, mind over matter. Enjoy mo na lang pagkain. Huwag mo na lang isipin na galing lahat yun sa kamay niya. Ayan yun, yung pinanghawak niya ng panipuri, yun din yung pinanghawak niya ng pera. Super hygienic! Pero para we have to respect the culture, normal dito to. Anyway, hanap pa tayo next Kinamay Street Food. Next, sa Old Delhi, ay may tinatawag ng Parate Walegali, kung saan may isang hilera ng tindahan na nagbebenta ng parata at umorder ako ng peri-peri flavor. Normal naman na kinakamay talaga ang dough, pero nagulat ako nung pati ingredients ay kinamay din. Pagkatapos minekes-mekes ng mga sangkap ng parata, eh tinapon ito sa kaprinito. Okay, ito na yung ating peri-peri parata. Ibang klase, di ba? Kita mo, pasadong-pasado yun, kinakamay kahit hindi yung bread. I mean, it's very common na yung pizza or yung dough, eh, kinakamay talaga siya, minamasa siya gamit kamay, pero ang hindi normal, eh, yung pinangahalo niya dun sa iba't ibang ingredients nito, is kamay din. Pero, yun yung punto ng video na to. Kaya, tikman muna natin tong parata na walang sauces. May iba tayo ditong parang sauce, parang may masala, may parang sweet chutney. Cheers! Pero ito muna tayo. Crispy outside, full of flavors inside. Yung chilies, yung paneer, or yung cheese. Alam ko anong tatry ko. Hindi ko alam, oh, saging ba to? Cheers! Ewan ko nakikita nyo, pero may buhok akong nakain. Hindi ko alam po kaninong buhok yon, pero masarap pa rin. Okay, one. Okay, meron tayo ditong Indian dirty ice cream. Hindi ko alam yung mga ice cream molds niya. Eh may mga kalawang na. At yung pinaka ice cream shop niya, eh punong-puno rin ang kalawang. Kinamay niya ba? Actually, medyo dahil tumama yung kamay niya doon sa mold at tumama yung kamay niya sa mismong ice cream ko. Hindi ko alam kung nakita niyo yun, pero sige. Tikman natin, maraming pamilya ang kumakain ng ice cream dito at pinagtitingin na nila ako. Cheers! Okay, nice. It's like a pure milk. Mukha siyang melon, pero parang vanilla yung lasa niya. Pero nakita niyo, small bite lang ginawa ko dahil medyo delikado, dahil panigurado, tap water yung gamit nila. Anyway, good luck sa tiyang ko talaga mamaya. Proceed tayo sa next food trip. Pwede ka. Pwede. Yawalan ko tayo na tayo kidar. Okay, next. Meron tayo ditong nakitang tindahan ng kulcha. So basically, parang siyang naan bread din. Tapos sa ilalim ay may mga fried potato na naka-cube size. And then, tinatopping siya sa parang chickpea masala. Ang tanong, kinakamay niya ba? Yup, yung pinaka-bread, ginagawa niya lang parang tissue, kinakamay-kamay niya lang. So, pasado to sa ating kinamay standard. So, ito na yung pinaka-street food natin. So, patakan natin ng lemon. Cute ng lemon nila. Parang crossbreed ng calamansi tsaka lemon. Parang dipping sauce natin. So, may chickpeas dyan, sibuyas. Hindi ko alam kung carrots ba yan. Tapos yung malalaking patatas. Gagawin mo, eh, kukuha. Wow, lambot. Sobrang lambot niya. Kuha nun tong parang bread nila. And then, siguro eh, lagyan natin ng chickpeas tsaka potato. Let's have a bite. This is different. Di ko alam kung parang may itlog siya or what. Sibuyas dito sa India, parang asin sa Pilipinas. Lahat ng putahe meron. Oh, nice. Okay ba? I mean, not the best street food tipang ko. Pwede na. Okay pare, to tell you my honest opinion, pasensya na basang-basa ako dahil sobrang pawis na pawis ang init dito. To tell you my honest opinion about Indian street food. Ha! Meron ako usap na lokal. Tinanong ko siya, bakit nga ba kinakamay yung karamihan ng Indian street food? Una sa lahat, eh nakasanayan. Dahil way back dati pa, nung hindi pa uso siyempre yung mga kutsara, tinidor, knives, etc. Eh kamay talaga ginagamit. Pangalawa, mas mabilis.
kung gagamitin mo kamay mo, mas mabilis lahat. And then pangatlo, may nabasa ako dati na sabi nila mas ramdam mo daw yung pagkain, parang nilalagay nila yung puso nila sa pagkain gamit yung kamay. Pero kung tatanungin niyo ako, kadiri ba? Ha, medyo. I mean to be honest, marami na akong nakain klase street food, daga, exotic food, pero may konting madidiri ka pa rin, pero it's mind over matter kasi nakikita mo yung mga lokal eh kinakain at nag-enjoy sila na parang normal. Wala silang pake kung kinakamay ba o hindi. Sabi nga sa legendary 80s film na Karate Kid ay wax on, wax off. At dito sa India, eh pinapatuloy pa rin yan katulad ng isang Indian street food na to. And Pops, magdadapit hapon na dito sa India at meron ako nakita ditong interesting pare. Yung parang tasty bread or pandesal, eh inilalagay siya parang mainit na griddle at tinipress niya. At parang siyang si Danielson ng Karate Kid, wax on, wax off. Tapos lalagyan ng parang potato patty o di ko masabi, nilalagyan ng chutney, ng red sauce at naging parang burger siya. Anyway, tikman na natin. May green chili dito or chutney, and then ito yung red chutney. Hindi ko lang paano kainin to. Ayun na Pops, so ito na yung ating kinamay na street style burger dito sa India. May green chutney, may red chutney, yung parang potato patty, at yung kinamay na tinapay. Kinamay burger, cheers! Pasang masala patty. Punong-puno ng spices sa loob. Very mushy, parang mashed potato na siya. And yung labas may konting lutong. And then sweet red chili sauce. And then yung mint chutney nandun din. Parang siyang may salty seafood flavor, hindi ko masabi. And then yung bun, medyo oily and buttery. Kumbaga para itong estudyante food. Kung nasa university ka dito sa India, panigurado ito yung kakainin nyo. सोनू आई आवाज जब सोनू आए ना अगर छुड़वाते नहीं सोनू ये आदमी को मार देते हैं। Oh, next meron tayo ditong savory sweet dessert na tinatawag nilang jalebi or jaleba. Ito yung Indian sweet glazed pretzel. Actually, hindi naman talaga siya kinakamay, pero nung nakita ko, nung isi-serve niya sa customer, na imbis gumamit siya ng tong, eh ginamit niya is kamay. So siguro, pasang-awa na siya para sa kinamay street food. Anyway, tikman natin. Look at this golden brown, medyo transparent looking na makapal na pretzel. Sige, tikman natin. Cheers! Tingnan na ako nito. Pati hindi sobrang tamis. I mean, grabe, look at that. All of that syrup dripping. Huwag mong papakainin yung anak mong 7 years old nito dahil panigurado, hindi yan matutulog hanggang gabi. लिट्टी जो खाए सुनो खिला दो दो प्लेट ta yan yung dinurog-durog niya. Actually nakakabilib lang kasi ang init pero nadurog niya ng kamay niya. Pops, cheers. Oh, sobrang buttery nung pinaka bread niya. And then parang siyang may mashed chicken sa loob. And the chutney, yung chili, nagbibigay kulay sa malungkot na buhay nung tinapay na yun. Pero pinaka-nakakabilib lang dito, eh, it's hot! Kinakamay-kamay niya lang yung mga bagong luto. Ito talaga, bilib ako sa kamay nito. Kasi sobrang init pero kinakamay niya. Nabukasan, para mag-almusal ng huling kinamay street food, ay kakain tayo ng isang sikat na Mumbai street food na Pav Bhaji. Ito yung original na imbento na kinakain ng mga textile workers habang nagla-lunch. Ito ay may Pav, which is dinner roll bread, at Bhaji, ang red vegetable gravy.
Okay, isang bagong umaga. Actually, lagpas 24 hours na. Pero kakain pa rin tayo ng kinamay street food. Actually, yung pagkaluto sa kanya, eh hindi siya gumamit ng spoon. Pinagkamay-kamay niya yung ingredients. Hindi ko lang nakunan. Pero isa pang kinamay dito is tinapay na naman. So parang floor wax niya. Parang floor wax niya dun sa napakainit na griddle. And then itong dish na to ay sikat sa Mumbai, India. Anyway pare, order na tayo. Okay, it's time for another kinamay street food dito sa India. Pav Bhaji. This looks nice. May parang nandun yung vegetable red curry natin. May green chutney dito. Merong lemon. Tapos ito yung ating kinamay na butter bread pare. At umaalog ang lamesa ko. Anyway, so yan. So ang gagawin ata dito, this looks nice. Look at that. Perfectly toasted butter. Meron ding kinamay na butter yan. So lagyan mo ng konti, haluin mo. And hindi ko alam kung tama gagawin ko, pero igaganyan ko. Uy, looks nice pare. Look at that. Ikakamay ko rin siya. Akala nila sila lang nagkakamay. Ako din magkakamay. Ito yung sandwich na bawal sa bata dahil punong-puno ng spices to. Anyway, cheers. Mmm, that's surprisingly delicious. Nice. I mean, parang hindi ko naman siya ina-expect na ganito siya kasarap. Pero ngayon, dine-devour ko yung bawat ingredients na nandun. Yung coriander, yung vegetable curry, yung masala, and then tinapay natin. Perfectly toasted siya na may lutong, may lambot, and punong-puno ng butter. Tapos yung mismong vegetable curry natin, punong-puno rin ng butter. Puro butter siya. Thank God, at walang senyalis ng Delhi Belly ako naramdaman, I survived the 9 kinamay street food dito sa India. Ang natutunan ko lang dito eh, respeto. Respeto sa kultura. Hindi porket hindi tayo sanay, ay mali na agad ito. Sa Pinas nga eh, nakain tayo ng balut. Nakain tayo ng baboy. Na sa ibang kultura eh, ay hindi rin sila sanay. And at the end of the day, minsan, kailangan mo lang enjoy ang buong biyahe. Pero magdala pa rin kayo ng gamot para sure. Pare, dyan nagtatapos ang ating Eating Kinamay Indian Street Food for 24 Hours dito sa bansa ng India. Ang tanong, honest review. To be honest, no? Sa una, nakaka-intimidate kasi siyempre nakita mo kinakamay-kamay, lalo na yung mga tinapay, yung mismong sauce kinakamay. Pero eventually, nung nakakita ko ng mga lokal na kumakain na nag-e-enjoy na walang pake, eh parang nawala na rin yung takot ko. And it's all about respecting the culture. Kumbaga, depende sa bansa, depende sa kultura, respetuhin na lang natin. Pero overall, pare, hindi pa naman sumakit ang tiyan ko at di ko nagagamit yung gamot ko. Ewan ko na lang mamaya o pagising ko bukas kung magagamit ko na yung mga diatabs ko. Anyway, maraming salamat sa panonood, Pops. Ako si Chewy dito sa India, nagsasabi stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Teka lang. Sabi nila, kanan daw yung ginagamit pang luto ng pagkain kasi yung kaliwa, panghugas ng Pero yung ibang nakita ko, kaliwa ginagamit din nila. Ano yun? Nyeh!